morning, Katribu. We're in Straight Talk, and our guest today does not need any introduction. He's a peace advocate and the Secretary of Labor and Employment. Let's welcome Secretary Silvestre Bello. All right, Secretary, good morning po. Good morning, Chito, and good morning. Good morning, Sir. Akala ko noon na mag-interview sa akin, Chito Loizaga. Hawig lang po. Nasa PBA yan, sir. Ano kaya kinalaman mo sa akin? Hawig lang, boss. Yung ano. Yung noo. Sir, may conflict ngayon sa Israel. Do we have any report update on Filipino OFWs in Israel? For starters. Okay. It's a very good, a timely question because tomorrow I'm receiving our Philippine ambassador to Israel. Mm. And we are going to talk about yung government-to-government arrangement regarding the deployment of our caregivers in Israel. Yes, sir. Alam niyo naman, Elmer, no, si at Chito, yung ating mga caregivers are the most preferred caregivers in the world. Mm. And they've been requesting for more deployments of our caregivers. They need at least as per their ambassador, at least 5,000 caregivers. Well, that's marami yun. Mm. So, ang maganda doon, Elmer, ang maganda doon, Chito, is maganda ang pay scale nila. Mm. Mataas ang pay scale, Secretary. Oo, mataas. Talo nila ang Secretary of Labor. Sir, may situationer na tayo doon sa mga OFW sa Israel, kung ano status nila? Yeah, despite yung armed conflict between the Palestinian and the Israeli, yes, the report from our labor attaché, Jimel Gabugabasan, wala pa naman na involved or na injured or affected by the sporadic clashes between the two forces. Wala pa naman. Thanks God. All right. Ayan. Secretary, syempre, alam naman natin ngayon na medyo yung ibang lugar na sa ibang bansa may kaguluhan, kagaya nga dyan sa Israel, mayroong namumuong tensyon. Ito naman, Secretary, ang tanong namin, marami na rin kasi... yung ano po, Secretary, yung mga displaced workers natin, yan, syempre, ngayon may pandemya, no? Yung iba talagang nanghihingi na ng tulong sa gobyerno. So, ano ba ang tulong na maibibigay ng Labor Department para yung, sa mga manggagawa natin? Opo, yung OWA Fund, Secretary, there were reports na depleted na daw by the middle of May. Actually, Chito and Elmer, wala kami masyadong problema sa funding para sa ating mga OFWs. Dahil alam nyo naman, gaano kamahal ang ating Pangulo ang mga OFWs. Sometimes even without asking from us, nagbibigay ng ating Pangulo. Like for example, without any request from us, he gave us, the President Duterte gave us $5 billion for repatriation expense for our OFWs. And it was very timely kasi sa dami ng ating mga kababayan na nare-repatriate, nasagot natin yung kanilang transportation, yung kanilang accommodation dito sa Metro Manila. Alam nyo naman, ang quarantine period nila as long as about 7 days. At yung pagkain nila at saka yung transportation nila from their quarantine to their final destination. Yun ang naibigay natin dahil doon sa pagkain ng ating Pangulong 5 billion. Saan galing yun, sir? Yes? Secretary, saan po galing yung 5 billion? Sa special funds, yeah? Galing po sa national government po yung 5 billion na yun. O, maliban doon pa sa programa natin, we call this ACAP. It's an acronym for Abot Kamay
sa pagtulong sa mga OFWs. Dito, this is a program where we gave sa mga OFWs who were displaced because of COVID, or yung although not displaced, they could not work because of COVID. Yung mga nandun pa sa abroad, binigyan natin ng $200 cash assistance. Yung mga nakauwi na, dahil wala nang trabaho doon dahil na COVID, ano na, nabigyan sila ng yung peso equivalent of 10,000 pesos. 10,000 pesos po. Opo. So, wala pong danger na maubos yung repatriation funds. Tapo yung meron nga. Meron nga dito, kaya narinig nyo siguro na our administrator or administrator requested for additional funding of 9.2 billion. Kasi tinaasan nila yung ano eh, yung quarantine period. Ginawang 14 days. 14 days. Mabuti na lang nakatawad kami. Nakatawad kami. Ngayon ang latest protocol, yung para sa ating mga OFW is, pagdating nila, agad-agad na kung sila, naku-quarantine. Wala munang swabbing. Quarantine for 7 days. On the 7th day, ikuan sila, iso-swab. Mm-hmm. Kapag negative yan, pwede na silang umuwi. Okay. Pwede silang umuwi. Doon na sila, doon nila tapusin yung 10 days, yung 3 days nila, either home quarantine or depende sa decision ng local government. Mm-hmm. So, boom, nabawasan tayo from 14 days to 10 days na lang. 10 days. Okay, so, Sec, yung pagkaganon, talagang hihintayin mo munang mag-negative. Pero paano kung, ano, Sec, nag-positive? Saan ang diretso nun? Pag nag-positive, isolation na yan. Pero kayo pa rin ang ano, isolation. Sagot pa rin namin yan. Sec, may numbers na ba tayo kung ilang OFW na talaga yung mga nakauwi na rito at na pagsilbihan nyo dun sa mga quarantine facilities na yan? Elmer, as of today at 1 o'clock this morning, we have repatriated 562,000 OFWs. Okay, more than 500. That is the latest number. Bukas, madadagdagan na naman yan na another 1,000. Sec, since nag-start yung pandemic o this year lang yan? Since March last year. Okay. On the average, magkano po ginagastos ng gobyerno per OFW, Sec? Malaki, Chito, malaki. Kasi, ballpark figure kayo. Alam mo yung kanilang quarantine place dito sa Metro Manila. Maniwala ka ba? Some of them stay at the Manila Hotel. Wow. Sa Diamond Hotel, sa Sofitel, sa Conrad Hotel. Na-occupy na yan because there was a time that we had about 37,000 OFWs in Metro Manila. Matanda nyo, nag-aaral ng presidente. All at the same time. Sa nung sabi niya, pauwi niyo na lang yan. Kung hindi niyo mapauwi yan, kayo ang policy po. Sabi sa akin. Oo. Ganun. Ganun karami ng ating mga OFW. Kaya they occupied practically all the hotels in Metro Manila so that we had to go to Laguna and up to Batangas para to look for quarantine hotels. Yun na lang. Yung sa hotels, magkano po ang gastos ng gobyerno? Lahat ng hotels. Umabot na po tayo sa hotel lang. Umabot na tayo ng mga 5 billion. 5 billion? Sa hotels lang. Since last year. Disregarding. And that is growing. Opo. Iba pa yung transportation. Mm-hmm. Iba pa yun. When we say transportation, from their destination abroad to the Philippines and from the Philippines, doon sa kanilang final destination. Sagot rin ng gobyerno po yun? Sagot po lahat ng gobyerno. Pati yung pagkain nila. Natatawa nga ako minsan nito ang mga mahal dito ng mga OFW at itatawag sa akin, Sir, pwede ba mag-extend? Dito muna nga ako, 5-star hotel yan. Napasarap. Ayun nga, Sek, yung tatanong ko sana, depende ba yung bayad nyo ba? Depende kung 5-star hotel o 1-star hotel lang o yung talagang normal na hotel lang. Nag-iiba-iba ba yung bayad yan?
yung five-star hotel naman, eh, pumapayag sila ng ano, maximum of 5,000 a day. 5,000 a day? Malaki pa rin. Malaki pa rin yun. Kahit Manila Hotel, kahit Conrad, kahit... Dahil mga 5,000. Kasi marami, maramihan naman yan. Chito, maramihan yan. Kasi ako walang negosyo mga hotels eh. Kung wala nyo yung mga OWW natin, matagal na sa lahat yung hotel na yan. Oo nga. Kaya lang, malaki pa rin po yung 5,000 a day. Parang... Malaki pa rin po. Kasi kasama ng pagkain. Kasama ng pagkain. Kailangan yung pagkain. Kala namin, yung tulog lang 5,000 eh. Sana, sana all. Pag natutulog, may 5,000. Kumisan yung mga kababayan natin eh, nag-aalap ng merienda pa eh. Oh. Eh, hindi mo naman pwede tanggihan mga yan. Oh, kasi, hindi naman makakalabas. Hindi naman makakalabas. Naka-quarantine. Naka-quarantine. So, malaking ano rin yan, no? Yung malaking kaabalahan sa gobyerno. Sa pag-aalaga sa mga OFWs. Eh, hindi problema yan, Chito. Kasi ang laki ng utang natin sa kabila. Payback time to eh. It's only proper na dapat alagaan natin sila. Kaya ang ating Pangulo, isa lang ang utos sa akin, ayaw ko marinig na may nagre-reklamong ko. Ito ba yun? Sila sabi sa akin, President Duterte. Opo. Wala naman sigurong nagre-reklamo kasi may nagre-request na extension. Oo nga. Mukhang may cable TV. Eh, saka, minsan, in fairness naman, ayaw ko naman sabihin na perfect kasi minsan merong ang nag-attempt mag-suicide eh. Kasi ayaw niya yung hotel niya. Mm-hmm. Eh, kasi naman yung hotel, actually it was not a hotel, it was a motel eh. Kaya medyo nagdamdam siya, bakit siya doon, samantala yung iba nasa sa hospital, gano'n. Eh, hindi mo naman ma-explain sa kanya na hanggang doon lang naman eh, uubos na, puno na eh. Pero siyempre, hindi namin masisisi kung bakit magdaramdam siya na nandun siya sa Sogo, samantala yung magkababayan niya, nakita niya nandun sa Manila Hotel. Parang hindi tama. Oo, parang hindi tama. Pero hindi mo naman ma-explain na talaga. Mm-hmm. Uubos na ang hotel eh. Pero... merong first issue. First come, first basis ba yan? First come, first serve. Sinong darating kung saan ano available na rooms, doon namin dinadala. Okay. May lumabas pong issue na meron pong mga hotel na hindi pa nababayaran? Ano ba? Ano lang talaga to? Yeah, totoo yan, Chito. Pero... eventually, nabayaran naman sila. Mm-hmm. So, walang ano, walang arrears. Oh, wala naman. Kumbaga, delayed lang ng konti. Kasi... nadidelay lang. Kasi sa dami. Alam nyo, magtataka kayo doon sa aming administrator, si Kakta. Yes, sir. Every night, up to 1 o'clock yan, nagsasalubong ng mga OFW. Pero hanggang ngayon, hindi pa tinatamaan. hindi pa naman na bakunahan. Pero ang tibay ng katawan, buyat yan. Kasama niya yung mga OFW galing abroad. Hindi pa tinatamaan eh. Kaya kung kinakabahan eh. Sir, yung pagbabakuna sa mga OFW, sasagutin rin ng gobyerno po ba yan? Chito, basta Pilipino, libre ang bakuna. Sagot ng gobyerno yan. Pero priority... whether OFW ka or not, you are a Filipino, you will be given a vaccine for free. Sagot ng gobyerno yan. I see. Pero sa priority po, nasaan po yung OFW? Ano pong... priority, A4 kami. A4. Kamukha ng journalists. Media. Tapos health workers. Pero kasi nauna yung mga ano eh. Yung frontliners nurses. Tapos yung kagaya namin, ng mga senior citizens. Oo nga. Military pala, sundalo. A4. A4. Ano pong... ngayon after. Paano po process nun na pupuntahan ninyo yung mga OFW para bakunahan kahit nasa abroad? Pagka meron ng vaccine, kagaya ng May 1, remember nyo... Elmer and Chico, karoon kami ng symbolic inoculation.
Nakasama si, OFW. Oh, through the, ano, kindness of Secretary Galvez, nandigay sa amin ng 5,000 vaccine. Okay. So we allocated 3,000 for our OFWs and 2,000 sa mga workers, especially yung mga minimum wage earners. Yun po ang pinakunahan namin nung May 1. Kaya lang kinapos sa oras. Kaya hanggang kahapon meron pa nagbabakuna doon sa Pasig at saka sa Makati. Pero Manila, ubos na. So yung 5,000 doses na dinonate ni Sec Galvez, eh, hanggang ngayon hindi pa ubos. Ubus na rin. Ubus na rin. Last, okay. Yesterday was the last Pasig to Mayor, Vico. Yung sa mga ano naman, no, yung mga local workers, kasi may mga panukala yung mga ano businessman na unahin yung mga workers as frontline sa economy. Ano po ang progress yung progress? Kasama sila sa April, kasama sila iba doon sa 5,200 na po, 2,000 na po sa kanila. 3,000 sa OFW. Ah, okay. All right. So, medyo umiinit na yung baliktaktakan natin, ano? Pero, Sec, magbe-break lang tayo saglit at babalik pong muli ang Straight Talk with Daily Tribune. Okay, okay. Diyan lang po kayo, huwag kayong alis. We'll be back. Again. Hatch something big. The all-new Honda City hatchback with 4 seating modes. Utility mode. Long mode. Tall mode. Refresh mode. The all-new City hatchback. Hatch more life. Alright, nagbabalik po muli ang Straight Talk with Daily Tribune at syempre kasama pa rin natin si Sir J. Tolosada. Yes, Sec. Welcome back. Meron pa pala ng Honda. Ano pong Honda? Kasi, alam po, nagsara sila nung araw eh. Ah. That was 2019. Apo? Baka yung planta lang dito yun, Sec. Pero syempre eh. Hindi na sila nag-assemble ng mga import. Baka... Pero maganda yung model ha. Oh, bago 'yun. Pwedeng umigado sa loob dun eh. marami bang nagsarang kumpanya? Kasi ako, Honda user ako eh. Service ko. Awa, Sec. Just. 10 years sa akin yung Just ko ay mabuhay pa. Ayun, pwede Art. Ka. Commercial yun para sa Honda. Tumaob yung sasakyan nito eh. Yung partner ko eh. Ayan. Sec, yung tinatanong ni Sir Chito, mga may balita ba kayo kung ilan talaga yung mga kumpanyang nagsara dito sa so far, bansa kasi, so far dahil sa pandemic? Yung mga so na-apektuhan. Dahil sa pandemya, mga higit kumulang mga 6,000 plus. Company. 6,000 plus companies. Pero dyan sa kwan, Chito, dyan sa 6,000 plus, meron siguro mga around 2,000 plus na temporary closure lang. Mm. Then, so, maaaring magre-reoperate and they will rehire yung kanilang nawala ng trabaho na mga workers. Okay. Eh, yung mga ano, Sec, yung mga, syempre, di ba, yung ibang kumpanya nagsara talaga, may naibigay bang tulong yung Labor Department sa mga na-layoff o yung talagang nawala ng trabaho talaga? Oo. Well, unang-una, Elmer, yung mga nawalan ng trabaho or terminated because the company closed shop already or nagbawas yung talaga ng tao, they are entitled to what we call the separation pay and other benefits. Apo. And aside from that, meron naman kami programa for them. We call this the CAMP or the COVID-19 Adjustment Measure Program. Under this program, we give all these employees whose services were terminated
and one-time cash assistance of 5,000 pesos. 5,000. Mm. Yun po ang naibigay natin tulong sa mga formal workers natin na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Okay. Pero mababa pa yung ano natin eh, yung unemployment rate, mga 7 or 8. Bumaba. Lately, bumaba. Oh. Dahil sa yung quarantine from ECQ, ginawang MECQ with a modification. Dahil MECQ nga, pero they already allowed the operation of mga restaurant. Dine-in. Remember yun, walang dine-in. Oh. Ngayon, inalaw up to a maximum of 20% occupancy. E malaking bagay yun. Pati sa mga barbershop, inalaw na rin. Pati yung mga beauty parlors, inalaw na rin. So, medyo nag-generate ng employment. Magre-relax pa po ba, Secretary, by the 14th or the 15th? May ano ka ba? May inkling ka ba? Sek, kung GGCQ ba tayo? Kung kami ni Secretary Lopez ang tatanungin, gusto namin GCQ na eh. GCQ na. Gusto namin. Pero siyempre, we have to listen to the words of wisdom from our medical expert. Ilang expert percent na ang possibility na GCQ, Sek? Well, considering na bumaba naman ang insidente, di ba? Mm-hmm. At namin na bumaba ang contamination, bumaba from 8,000 to 6,000 na lang. So, may improvement. Pero alam nyo kasi, it's not in the quarantine level eh. Tungkol sa comment. It's more on the strict compliance with all the health protocols. Kahit gaano ka-stricto, kahit ECQ mo, kung hindi naman sinusunod yung mga protocol, wala rin. Kaya yun ang pinaglalaban namin ni Sekmon ng DTI, yung partner ko. GCQ na lang para mabuhay muli ang ating ekonomiya. Marami na nga naiinip. May nagbe-beach. Resort. Minsan nga, nag-argo ko, it's a choice between dying because of COVID or dying because of hunger. Hunger. Diba? So, maulit ko lang, Sek, ano, kung kayo ang tatanungin, GCQ, pero kailangan istrikto yung pag-implement ng health protocols. So, paano natin gagawin yun, Sek? Minsan, talagang merong mga pasaway talaga. Ano bang nag-relax? Ano na talagang, i-activate namin, kagaya namin, 5,000 labor law standard and health inspectors. Okay. Talagang fully mobilized yan. Talagang ini-inspect na lalat mga business establishment to see if they are compliant sa mga health protocols. Pero in fairness, yung ating mga businessmen, yung mga business establishment, they are on their own. Tumusunod sila sa health protocols. Ano ba policy sa mga businesses? 50% pa rin? Work from home yung 50%? We leave it to the business, pero, yung mga employers. Pero to comply with the protocols, ano pong... Kailangan pa rin. No? Pero marami dyan, yung work from home, yung telecommuting, yung reduced working hours, yun ang mga ina-adapt ng ating mga employer. Instead of closing shop, instead of terminating their employees, that is one of the wonderful things I saw because of this COVID. Naging maganda ang relasyon ng ating mga workers at ang ating mga employers. Tinanong ko po yun. Compassion, ha? Tinanong ko yun, Secretary, kasi parang nagkakaroon ng concern sa pag-increase sa office setting na infections. Oo. Kasi may mga offices na nagbukas na, tapos yung ibang mga empleyado nagpasukan na, tapos biglang may nahawa ng COVID. Yung mga ganun. Yun ang dapat na agapan na talagang sundin yung protocol na yun. Bago ka pumasok, meron yung naka-face mask, meron temperature, meron alcohol. Dapat sundin lahat yun eh. So, yung social distancing, kailangan sundin pa rin. Kasi kung minsan, nagre-relax eh.
Pero Sec, meron kayong policy ba dyan? Kayo, kagaya niyan, yung let's say mga private companies na nagpapapasok na ng mga empleyado, kailangan ba 50% lang muna yung papasok o pwede ng 100%? Yung mga ganung klaseng polisiya, meron ba tayong ganyan sa Labor Department? We leave that element to the employers and the employees. Basta importante, be comply with the health protocol. Strict compliance. So, may mga iba, yes, for safer environment, yung as nasabi mo, may flexible working hours. May mga iba, they allow them to report only 3 days a week. Ganun. May mga iba, one week wala sila. Following week sila naman. Ganun. Lahat ng klaseng flexible working arrangement, ina-adapt nila para medyo mas madali ang mag-comply sa health protocol. Especially on social distancing. Okay, Sec, ito naman, magawin naman tayo since kayo din naman yung naghahanap din ng mga contact tracers, di po ba? Tumutulong kayo sa mga pag-aayos ng contact tracers. Nasaan na po ba tayo dun sa hiring natin ng mga contact tracers? Do we have enough? Alam mo, Elmeren, Chito, actually, accidental yung involvement namin sa contact tracing. Okay. Kasi ang aming kontrabaho, meron kami tinatawag pag na tupad. Ito okay. Tulong sa panghanap buhay ng mga displaced workers. Dito sa programang ito, binibigyan namin ng trabaho yung mga displaced informal workers. Hindi ito yung mga formal workers. Informal workers, kagaya ng mga sidewalk vendors, mga tricycle drivers, mga labandera. Binibigyan namin sila ng 10 days work and then pay them yung minimum wage. Okay? Now, during one of our IATF meeting, tinanong si then OIC Secretary Flores ng DILG and so with Chairman Avalos of MMDA. Tinanong sila kumusta nila yung contract tracing. And I heard both of them complaining na gusto namin mag-hire ng maraming contract tracers dahil kailangan yan para ma-prevent yung transmission, sabi na. So, nung napapakinggan ko yun, sabi ko, bakit hindi ko gumitin yung programa ko na magkaroon ng yung trabaho instead na maglilinis ng mga kalye ay maging contact tracer. So, nag-volunteer ako. Sabi ko kay Secretary Flores, sabi ko, at saka kay Chairman Avalo, sabi ko, Chairman, may programa kami na nagbibigay kami ng trabaho para maglinis ng kalye, maglinis ng mga buildings, gano'n. Baka ako pwede nung tumulong yung mga beneficiary. I mean, instead of cleaning the street, mag-contact tracing sila. And I'm willing to give you, sabi ko sa kanila, I will give you, Secretary Flores, 7,000 workers. And Secretary, Chairman Avalos, I will give you 5,000 kasi Metro Manila ka lang yung si Flores ay ako nationwide. Ayun. So that gave them idea na sige, maganda, we will accept. Kaya lang, ang gusto nila, instead of working only for 10 days, ay magtrabaho ng forever. 3 months. Sa 3 months. It involved millions. Ay sabi ko, hindi ko kaya pag gano'n. So, na-reduce yung 14,000, naging 5,000 na lang. 5,000. So, we gave them 5,700 workers to act as contract tracers. Yun ang naging dahilan mo bakit na-involve kami dyan sa contract tracing. Now, if you ask me, in the other regions, can we do that? Sabi ko, pwede naman, pero subject to the availability of funds. Kasi yung trabaho may bigay namin, 10-15 days lang, yung gusto 3 months, hindi kaya. Malaki masyado yung billion yan. Sek, magkano sweldo ng contact tracer for 10 days? Minimum wage. Like for example, in Metro Manila, the minimum wage here is 537. So if you work for 10 days, you are paid 5,370. Ngayon, kung 3 months, by month na, it will be 16,500. Mas mabigat pala talaga. Ay, malaki yung difference.
Laki talaga. Pero, Sek, marami na rin kayong nakuhang mga contact tracers, ano? Marami na kayong na-hire. Nagka-problema kami kasi yung available item lang is 5,700 and nag-apply 14,000. Ay, ang dami pala. Ang dami kasi talagang marami ang nangangailangan. Pero kailangan rin natin ng maraming contact tracers, tumataas. Tama po yan. Infection rate. Very, very, very indispensable yan para mabara natin yung transmission. Opo. So hanggang ngayon, Sec, naghahanap pa rin kayo ng contact tracers? Alam po, nakapili na ng 500. Meron na. Nagtrabaho na yata. Okay. Ba pwede yung mga rebelde, contact tracers? Oo, magagaling maghanap ng tao yun. Secretary, di ba meron din kayo involvement sa peace process? Ano po ano dito? Update sa on hold pa. Communist rebels. On hold pa. Alright, so Sek, magbe-break lang tayo saglit. Huwag po kayong aalis at babalik pong muli. May game tayo. Yes, straight talk with Daily Tribune. Pagbalik natin, may sasagutin kayo, Sek, na medyo lighter moment naman. Okay. Alright. See you back. Araneta City. Home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, and the first ever Beanie Beanie pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Alright, nagbabalik po muli ang Straight Talk with Daily Tribune at syempre kasama pa rin natin si Labor Secretary Silvestre Bello III. Alright, Sec, bago natin na diretso yun yung laro, ano, may ihahabol pala kami. Yung tungkol sa kafala system na... Apo, yung gustong ma-suspend ni Presidente Duterte. Alam mo yung kafala na yan, matagal na yan. Fortunately, yung masyempre, ano, sinit on TV na the President appeal to the our Arab countries na kumari ay ihinto na yung kapala system na yan. Uh-huh. Very positive naman ang reaction ng mga Middle East countries. Uh-huh. Like for example, Kuwait, wala na yung kapala system. Uh-huh. Dubai, wala na yung kapala system. Jeddah, Riyadh, inano na nila, they gave into the request of our president and from now on, wala nang kapala system na kung saan yung ating ano, yung mga passport ng ating mga workers, overseas workers, hindi kinukuha. Mm-hmm. At saka, hindi na pwede yung ililipat sila sa ibang employers. Kasi meron ganyan eh. Ang pinapasa yung ano. Ayaw na nila yung worker nila. Ibebenta. Mm-hmm. Ibebenta sa ibang employer. Hindi na pwede yan. Because meron ng under the agreement na pinirma namin through the instruction of the president, merong standard employment contract. Uh-huh. Na very clear ang mga provision. Unang-una,
yung passport ng worker dapat nasa worker. And more importantly, ito talaga yung pinaka-importante sa mga OFW, yung kanyang cellphone dapat hindi kunin ng employer niya, nasa kanya yan. Tapos merong specific working hours, merong specific sleeping hours. They are free to choose their own food. At saka meron silang break once a week na we pay. At pagkatapos, ito rin isang importanteng bagay dahil yan ang ginagawa noong araw, yung employer, pag ayaw na niya yung ano niya, yung worker niya, o hindi na niya gusto na ano, nag-expire na, pinapasa sa iba. Ngayon, hindi na pwede yun. That can no longer be allowed. And it, that she or he can be transferred only with his or her consent and with the approval of our labor attaché. Yun ang napakalagang ano, development dito sa kapala system. Hindi na pwede lipat-lipat. Kailangan kung ikaw ang nag-deploy ako sa iyo, kayo ako ng trabaho, at the end of the contract, I have to go home. Ngayon kung gusto mo kung ano, ibang negotiation yan. Ayan. Hindi pwede ipapasa mo ko sa iba, and then kikita ka pa. So yun yung kapala system dyan, Helmer. Wala na yan. Pero Sec, namo-monitor ba ng Labor Department natin kung talagang i-implement ba yung kontrata nyo na yan, yung standard? Yes, Elmer. Yan ang strict instruction natin sa ating mga labor attachments na hindi pwede na yung worker natin wala yung cellphone o kaya wala yung passport. Yung passport. At hindi pwedeng inipaglipat kung ayaw ng ating OFWs. At saka kailangan subject to your approval. At saka sila na rin ang namimili ng kanilang pagkain. Hindi kagaya naman na kung ano nga dyan, nakainin nila. Pero hindi na kayo nakakabisita pa ba kayo doon sa mga ano, yung OFW countries? Dati po, madalas kayo. hindi na pwede yata. Sa bagay, COVID. COVID. Hindi bala yung COVID kasi makapagkalimbawa na bakunahan ka na. Pero may protocol din sila dun eh. Mas stricto pa eh. Yung mga protocol nila dun, mas stricto. Makakwarantine ng 14 days. Hintayin ko na lang muna magkabakuna. Wala si COVID. Sec, may mga nakuha na ba kayong reports kaugnay dun sa mga lumalabag dyan sa pinirma nyo since nagkaroon kayo ng pirmahan? Wala na ba kayong nakukuhang reports na mga naargrabyadong OFW so far? So far, Elmer, wala pa. Kasi alam nyo, may takot din sila eh. Kasi kailangan nila yung ating mga workers. They are the most preferred overseas workers in the world. Sila ang gustong-gusto. You talk about nurses. Yes, sir. Number one in the world. You know that just recently we received a request, written request from the German Republic. Alam mo kung ilang nurses ang kailangan nila at gusto nila. 15,000 nurses and healthcare workers. Sa Germany. Germany pa lang. Oo, Germany lang yan. Sa pero, Israel, caregivers natin. Ako, mahal na mahal nila ang ating mga caregivers. Kaya lang, Sec, paano kung ma-deploy nga lahat yung mga kailangan nila? Paano naman tayo dito? Kaya nga. Maubos na naman yung nurses. Sinasabi ni Pangulong Duterte, oy, Bilyo, mag-ingat ka. Sa kaka-deploy mo, mawala tayo ng nurses. Sabi na. Tayo naman maubusan dito. May limitation. Oo. Hindi naman ibaban. Oo, hindi naman. Baka iban ng deployment ng nurses. Hindi ba, deployment cap ang tawag doon. Cap. Huwag naman masyadong marami, baka bawalan tayo ng nurses. Average, Sec, mga ilan dapat? 5,000, 10,000? Ang limitation natin is 5,000 per year. 5,000. Per year? Parang konti. Pero, yung ambassador ng Great Britain, England, nakiusap, sabi niya, ipa-exempt niyo naman kami doon sa deployment cap. Deployment cap. Kinausap ko ang ating Pangulo,
kinausap ko ang idea, pumayag naman sila. Pumayag naman. Okay lang naman. Oh. Wow. So, beyond... Basta malaga, meron tayong enough nurses and healthcare workers na maiwan para kung sakaling sumabog itong COVID-19, ay merong mag-aalaga sa atin mga kababayan. Bagay, maraming nurses na graduate. Dami. Kung saan napunta. Yung pinag-abaho. Yung Elmer at saka Chito, kaya po minsan, naririnig nyo ako na sinasabi po, yung go and strike. Kasi alam nyo, I have to give a background on that. Kasi yung mga private hospitals natin, opo. Ang lalaki ang kita, di ba? Ang lalaki ang kita yan. Mm-hmm. Mga 5-star hospital, mga... Ayan. Pero magsweldo. Meron nagsusweldo ng 8,000 a month below the minimum wage. Meron nagsusweldo ng 10,000 a month below the minimum wage. May nagsusweldo ng 12,000 a month below the minimum wage. Meron pa nga dyan. Ayaw ko lang ang pangalan ng hospital. Sabihin na natin. Gulong mo lang, sir. Tayo-tayo lang naman nandito. yung nurse ang nagbabayad at pinigay sa training fee. Training fee? Oo, kasi alam mo, para yung makapasok. Gusto mag-abroad, alam nila requirement ng destination nila na kailangan may training sila. May experience. So, parang yun na yun. Pupunta sila sa hospital kung trabaho, eh, sila pa nagbabayad. Training fee. Oo. Eh, nung araw, sinabi ko, uy, huwag kayo pumayag ng ganyan. Paglaban nyo, karapatan nyo. You ask for the minimum wage. Kung ayaw, mag-strike kayo. Ha? Ako. Nakot ako. Kinotila ako ng Bay Hotels, Hotel Gods. Hindi ba pwedeng mag-intervene doon ng dole? Sakali ganun. Oo, dapat. Mag-file na ng complaint yung nasinasabi. Ah, kailangan ng complaint bago... Hindi pwede yung in-inspection nyo lang eh. Tapos ano... So, kailangan magko-complain talaga. Oo naman. Eh kung mag-file kami ng kaso tapos wala mag-testify, di natin. Sabagay, tama rin yun. So, kailangan talaga yung... So, lahat kayo dyan. So, yung mga na-agam yan, yung health workers yan. Nandito si Sec Bello. File na lang daw ng complaint sa labor. File na lang Pero Sec, usually, di ba, sa damakmak na yung mga kasong nakukuha nyo, nauubos nyo ba yan? Nare-resolve nyo ba yan? Kailangan. May mga time frame na sinusunod. Okay. Mabuti naman. And in fairness sa NLRC, ang kanilang batting average is 95%. That's high. So, punta na tayo. Okay, Sec. Ayan. So, since nalinawan na tayo dun sa mga issue tungkol sa mga OFW sa kafala sa COVID-19. Eto, Sec, meron tayong simpleng laro lang naman para mabuhayan tayo ng dugo ngayong umaga na to. Pero kayo ang maglalaro nito, Sec, ha? Ang gagawin namin, parang one picks, one word, kumbaga. Ayan. Magpapakita kami sa inyo ng isang litrato, kung ano yung unang salitang papasok sa isip nyo pagkakita nyo ng litrato, yun yung sabihin nyo sa amin. Okay. Game. Basta kilala ko yung gawa. Malamang yan. Baka yung isa dyan, si Tom Cruise. O kaya si... si Demi Moore. Alright. Okay. Ito, Sec. Game, ha? Magpapakita kami. Ayan yung unang litrato namin. Without fear. Okay. Thank you. Parang nabasa nyo lang. Okay na yun. Okay. Okay. Next picture. Talkative. Interesting yung pagkaka-describe nyo dyan kay former Justice Carpio. Okay, next picture please. O yung may sakit. Aba! Hanggang ngayon? Anong sakit, Sec? May positive siya eh. Negative na daw yan ah. Hindi ba nagka-positive? Bumalik siya sa positive. Nag-positive na naman ba? Ang balita namin, negative na eh. Hindi pa daw. Okay. Matanong nga. May bala. Oo nga. Okay, next picture please.
Ayan, Sek, si bagong talagang PNP Chief Guillermo Elizar. Ah, yung bago. Yes. Mm. Sa wakas. Sa wakas. Aba! Ay! Wang ano ah, may laman yung, kumbaga, Sek, sa parang wakas. May hugot yung tirada nyo ng sa wakas ah. Sabi nyo eh, ah. Oh, eto, eto yung susunod, Sek. Ah. Yan! Siguro naman kilala nyo yan. Sa wakas din. Ay, laman din. Oo nga. Dalawa. Iisang word pero magkaibang context. Oo, magkaibang konteksto. Ah. Oo. Ayos. So, ayan. Ayan, Sek. Sino yan? Maganda yan. Kilala nyo ba yan, Sek? Maganda. Parang asawa ko yun ah. Yeah, si Miss Regina Bello. Ayan. Sabi ko na nga ba. Anong year yan, Sek? Kung na, ano, kung natatandaan nyo yung picture niya, anong year yan? Mga 10 years ago yan eh. 10 years ago. Okay. Okay. Alright, ito pa, Sek. Meron pang dalawang natitira. Ayan, yung isa. Sayang. Sayang. Ba? Parang gusto namin i-expound yung pagkakasabi nyo ng sayang, ha? Hindi kasi nung araw, nung cabinet member siya, spoiled na spoiled kay Presidente yan. Pag dumarating sa cabinet meeting, tumitindi ang ating Pangulo, pinapaupo siya. Talagang gentleman. Then suddenly, inaatake niya ang Presidente, si Polgar, na siya si member of the cabinet. Of course, Vice President siya, pero she's a member of the cabinet. And when you are a member of the cabinet, you are the alter ego of the president. That's correct. Tama, tama. Diba? Ngayon, kung hindi mo kayang suportahan ng presidente, umalis ka muna. Diba? Eh, umalis na nga. Hindi na talaga bumalik eh. Hindi, bumalik pang ano. Yung... Then, sayang, ay, ay, oo. Oh, hindi, umalis ulit eh. Diba? Umalis ulit. Alright. O, Sek, ito, last picture natin. Ah. Yan. Okay. Okay. Talagang ano ah, tipid na tipid kayo ah. Okay. Okay. Alam nyo, you have to know the president to understand what I said. Mm. Alam mo, tagal na kami magkasama ng ating Pangulo eh. 6 years kami magkasama sa boarding house. San Beda pa rin. 25 years kami magkasama sa Davao. San Beda rin kaya, yung bayo. I know him from head to foot. And she know, he knows me from head to foot. Kaya okay. When I say okay, talagang okay. Naging schoolmate niya rin ba si Presidente sa San Beda College? Hindi, Chito. Kaya nga madalas kong sinasabi eh. Eh, grabe ko sa kawa nag-aaral. Hindi, sa Beda, saan ba yan? Binibiro namin kami, kami kasi ni Commissioner Dulay ng BIR. Kasama namin yan sa YMCA. Lagi namin ang binibiro. Saan ba yung eskwelahan mo? Kasi kami ni Dulay, Ateneo. Ateneo. Binibiro lang naman namin. Alright, alright. Maraming maraming salamat, Secretary Bello, sa inilaan yung oras sa amin. Alam namin busy kayo, pero salamat at pinaulakan nyo kami rito sa Straight Talk with Daily Tribune. Salamat din, Chito and Elmer. Okay. Alright. Pero na lang next time, huwag mo lang Secretary. Okay lang yun, Sek. Medyo sanay na kami sa Sek eh, kasi usually gano'n lang tinatawag sa'yo. Alright, so salamat. Maraming maraming salamat po talaga. Thank sa oras. You, at, diyan na po nagtatapos. Ingat kayo, ingat. Okay, diyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Straight Talk with Daily Tribune. Siyempre, kasama ko po si Chito Lozada at ako po si Elmer Navarro Manuel. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. See you next week.